So we are now going to recall using the limit theorem. So in different example, we're going to find the limit of different function by using the limit theorem. For example number 2, we have the limit of 3x plus 5, which is a linear function, where x approaching to 2. So gagawin lang natin doon, direct substitute lang natin yung x approaching 2. So we have 3 of 3 times 2. Then yung approach natin or yung way natin kapag gumagamit tayo ng limit of a linear function. So 3 times 2 plus 5. So we have 3 times 2 is 6 plus 5. We have 11. Okay. So yun yung ating example. Then under na example 3, we have the limit of 7 where x approaching 5. Since 7 is a constant, so the limit of a constant is still constant. So the answer is 7. Next, example number 4, the limit of x where x approaching negative 3. Since x is an identity function, therefore the limit of that is negative 3. Example 5i, we have another limit of 2x plus 1. 2x plus 1 is a linear where x approaching negative, x approaching 3. So ganun lang, direct lang natin. So 2 of 3 or 2 times 3 plus 1. Times 3 is 6 plus 1, so we have 7. So the limit of 2x plus 1 where x approaching 3 is 7. Next example, 5 double I, limit of the product of a function. We have quantity x times or x times the quantity of 2x plus 1 where x approaching 3. So meron tayong 3. Eh, ang 2x plus 1 ay 7 based on the sa ating example. So 3 times 7 is 21. Next, yung example 5, triple I natin, example naman ng limit of quotient of a function. So we have the limit of x over negative 7x plus 1 where x approaching 4, directly substitute natin. So pwedeng mangyari niyan ay 4 over 3. Negative 7 times 4, which is negative 28, plus 1, negative 27. So, ang result natin, negative 4 over 27. Yun yung ating example 5 triple. Okay? Kaya ang mangyayari nito, ang ating sagot ay negative 4 for the numerator at ang denominator natin ay 27. Okay, so yun yung ating approach kapag gumagamit tayo ng limit theorem. So ito rin yung tinatawag nating example natin ng analytical or analytic approach. Okay, then extend natin na yung ganitong approach. But we are going to remember this.
The initial step in evaluating limits is to check if there exists an open interval containing of A, where the function is defined except possibly at A itself. Next, we are going to substitute A to the function. If we obtain 0 over 0 after substitution, we can say that the limit has an indeterminate form. So ito na yung ating magiging one of the special case kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na indeterminate form. Ano ito? Yung isang indeterminate form ay yung 0 over 0. Kapag, di ba, nag-direct substitution ka, tapos ang naging result niya ay 0 over 0, so ang mangyayari ngayon, that is indeterminate form, so mag-iipang way. So ang gagawin mo, in this case, we employ either factoring or rationalizing of the numerator or the denominator. So ayan ang magiging isang way natin. Pwedeng gumamit ng factoring algebraically or pwede naman yung rationalizing. Ano yung i-rationalize mo? Either numerator or denominator. Magbigay tayo ng example ng ganyang case. Kung naalala nyo itong limit na ito, ito ay limit of x minus 1 over x square minus 1 where x approaching 1. Ito yung pinakaunang example natin nung inintroduce natin itong limit. Okay, so in this case, tingnan natin na magda-direct substitution muna tayo using x approaching to 1. So from the given function where x approaching to 1, so pag sinubstitute natin yung x approaching 1 dun sa 1 minus 1 at dun sa 1 squared minus 1. Mangyayari ngayon ay 1 minus 1 is 0. 1 squared minus 1 is also 0. So mapansin mo, lumabas ang 0 over 0. So kung nag 0 over 0, ibig sabihin nun, that is indeterminate form. Indeterminate form. So kung siya ay nag indeterminate form, ibig sabihin, i-justify mo na agad na the limit does not exist. Ay, hindi natin i-justify agad kasi meron siyang ibang way to get the limit. So, sa case na ito, pwede natin gamitin ang factoring. Verify natin na use the factoring. So, from numerator, ang ipa-factor out natin ay yung denominator kasi x square minus 1, factorable yan, di ba? Pwede maging factor niyan. Write lang muna natin yung numerator. So, i-write natin yung numerator. Then yung x squared minus 1, ang factor niya na yung x minus 1 times x plus 1. So, kung makapansin mo, dito sa nung nagsagawa tayo ng factor, merong cancellation na mangyayari. Yung numerator na x minus 1 at yung one of the denominator na x minus 1, pwede na siya i-cancel. So, similar naman sila. So, kung na-cancel out yung ating numerator, di ba, alam naman natin na yan ay meron pang product of or product to 1. Kaya pag ni-eliminate natin yung x minus 1, merong matitira sa numerator na 1. Therefore, ang magiging new form natin, the limit of 1 for the numerator all over x plus 1 yung natira sa denominator. Then, kung nagamit na natin yung factoring at nagkaroon na ng elimination or cancel out, pwede na tayong gumamit ulit ng definition ng limit. Finding the limit of 1 over x plus 1 as x approaching 1. So, we have 1 over 1 plus 1 and 1 over 1 plus 1 is 1. Okay? So, therefore, to find the limit of this example, ang sagot natin ay 1. Okay? Okay, next example. Find the limit of a given
function where square root of x minus 2 all over x minus 4 as x approaching to 4. Then, gamitin mo natin yung direct substitution. Natin kung what happened to this limit. So using the given example, the square root of 4, kasi ang x natin approaching 4, so we have square root of 4 minus 2, where it is 0, and yung denominator natin, 4 minus 4, and it's also 0. So lumabas yung 0 over 0, and that is indeterminate 4. So sa case na to, since nag-indeterminate form, hindi naman tayo papayag na siya ay magiging kaya tawag natin na undefined or not exist. So, mag-other way tayo. So, ang isa natin pwedeng gawin ay use rationalizing numerator or denominator. So sa case na to, since ang merong radical form ay numerator, so i-rationalize natin yung numerator. So paano mag-rationalize na numerator? So kukunin mo lang yung kanyang conjugate. Square root of x minus 2. So ang kanyang conjugate ay square root of x plus 2. Okay? So ang gagawin natin, given function, tapos yung conjugate yung numerator, square root of x plus 2, then i-times natin yung given function dun sa conjugate ng numerator over square root of 2 plus 2. Same lang ah, conjugate ng numerator, divide mo lang sa same numerator para mag-meet siya into 1. Eh, di ba sa product, pag tinimes mo ang any character or any number times 1 is also the number itself. So, parang wala tayong nalabag na rule sa product. Okay, then, simplify natin ngayon. Numerator muna. So, mangyayari sa numerator, pwede natin gamitin yung law of radical. Square root of x, square root of x times square root of x. Right, ang dalawa. Kasi ano naman siya, di ba? Special product. So, numerator, first term, last term. So, first term times first term, then last term times last term. Okay? Then, ang magiging bago natin result ay square root of x times square root of x, we have x. Negative 2 times positive 2, we have negative 4. Then, yung denominator, write lang natin x minus 4 times square root of x plus 2. Then, mapansin mo, nung nagkaroon tayo ng rationalizing numerator, nagkaroon tayo ng another form of function, no? Then, mapansin mo, magkakaroon na uli ng cancel out. Yung numerator natin na x minus 4, makakancel out siya sa one of the factor ng denominator x minus 4. Then, pag na-cancel out yun, may matitira pang 1 for numerator. Cancel out na. Yan. Then, ang matitira ngayon sa numerator ay magiging 1 all over square root of x plus 2. Then, pwede natin kuhanin yung kanyang limit. Substitute lang natin yung x approaching to 4. So, we have 1 over square root of 4 instead na x plus 2, and square root ng 4 ay 2. So, 1 over 2 plus 2 is 1. Okay. That's it.